Magandang araw mga ka-apple. So share ko lang po itong tanim natin dito na mulberry. Illinois po yung variety nito. So marami po tayong collection ng variety ng mulberry. So ito po yung isa sa mga pinakagusto ko kasi kita nyo naman yung bunga niya. Sobrang dami. Ayan. Medyo hilaw pa nga lang ito ngayon. So mapula-pula pa siya. Pagka medyo black na po yung color ng bunga nito, yun na po yung mas magandang kainin kasi medyo napakatamis na po nun. And then naka-share ko lang po, nakapag-try po tayong mag-work sa South Korea before, na-expose po tayo sa mulberry farming nila. Sobrang hitik po ng mamunga ng mga mulberry nila due to yung bending. So kinukuha para mamunga po yung ating mga mulberry. So sobrang mahal po ito fruit na to sa South Korea and perishable po siya. So kapag na-peak na, diretso na po agad sa market. So mapakita ko pa lang dito, meron pa tayong isang yan. O diba, hanggang mula dito sa pinaka dulo na part niya, yan, pinaka tip. So dito napakadaming clustered ng mulberry fruit. And so sobrang dami hanggang dito. So ito po, na-bend natin yan. So mas maganda po kapag ka na-bend po yung mga sanga ng mulberry kasi napakadami mag-produce na bunga. Ayan. Sobrang ganda nitong. Tapos sa pag-aalaga naman po nito or pagtatanim, pwede po natin, after mamunga po nito, is pwede natin i-cut. Tapos diretso tanim. Napakadaling mabuhay po nito. Lalo na itong Illinois na variety. So ito naman po yung isang variety. Ayan. Itong Taiwan Long. Ayan, ganito po siya. Sobrang tamis din po nito pero mas masarap po yung Illinois. Ayan, pansin niyo po yung mga bunga. Sobrang dami. Ayan, may ano na dito. May nagpipiking na. Yung iba mga hilaw pa gagawin daw niyang jam. Ayan. Ayan, sobrang dami dito. Kinapit ko na sa apple. Ito, apple chipper. Ayan. Diba? Ayan, sobrang dami bunga ng ating mulberry. Hindi rin naging. Ayan. Ayan, nilagyan na natin ng post. Kasi di na kaya. So yun lang, thank you!